Babiyahe raw, papuntang Gitnang Silangan ang fact-finding team ng DOLE para sa investigasyon ng umano'y sex for flight scheme. Sa gitna nito'y nakikipag-ugnayan naman daw ang Akbayan Party List sa iba pang OFW na nakaranas ng sexual exploitation. Nakatutok si Jam Sisante. Bukod sa tatlong overseas Filipino worker mula sa Riyadh na nagreklamong biktima o mano ng pambabastos o pangmumolestya ng isang opisyal ng Philippine Overseas Labor Office o Polo doon, meron pa raw tatlo o apat na OFW na umano'y nakaranas ng sexual exploitation na nakipag-ugnayan sa opisina ng Akbayan Representative Walden Bello. Hindi pa maidetalye ni Bello kung saang bansa galing at kung anong nangyari sa naturang mga OFW dahil kinakausap pa raw nila ito. Pero handa raw ang kanilang opisinang tumulong tulad ng pagtulong nila ngayon sa tatlong OFW mula Riyadh sa paggawa ng mga affidavit. Kung saan gagamitin ang mga affidavit, depende daw sa magiging kahihinatnan ng investigasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Foreign Affairs sa mga alegasyon ng sexual exploitation sa mga embahada. Pag ang DOLE at ang DSA hindi sila tumuloy from investigation to criminal complaint, then we will assist them in filing criminal complaints. Ang understanding ko, hindi lang sila satisfied sa disciplinary action, kundi in terms of criminal complaints, kasi sinabi na nga nila na ayaw nila mangyari yung nangyari sa kanila sa mga iba pang mga OFW. Bibiyahe patungong Riyadh, Kuwait at Jordan ang fact-finding team ng DOLE sa mga susunod na araw para alamin ang resulta ng sariling investigasyon ng Polo doon at kumalapan ng impormasyon. Nakuhanan na raw nila ng pahayag ang tatlong OFW mula Riyadh. Pero dahil wala pang lumalapit na biktima ng umano'y pambubugaw ng ilang opisyal sa Kuwait at Jordan na unang nilahad ni Bello, patuloy ang panawagan ng DOLE sa mga naging biktima kung meron man na i-report ito sa DOLE hotline. We call on them to help us build the case so that these officials or employees cannot go on forever doing these things. Pag may kailangang assistance like to do a statement o meron silang documents na isasubmit, we will send our team to help them. Tiniyak ng DOLE na magiging komprehensibo ang kanilang investigasyon at mananagot ang matatagpo ang may sala kung meron man. In the moment there is violation of rules and regulations or there is violation of the code of conduct, then talaga hong mananagot ka, matatanggal ka kung talagang yun ang karampatang penalty sa ginawa mo. Jam Sisante, nakatutok 24 oras.